Katulad ho nung nabanggit ko sa part 1 natin, powerful ho ang mga CPAs. Masyado lang silang conservative. Okay. Napaka-conservative na hindi na ho sila makapag-move on. Ayan. Ah, Diyos ho nila yung mga revenue regulations. So patutunayan ko sa inyo sa araw na to na hindi ho Diyos ang revenue regulations. So panoorin ho ninyo ito. So kinumpara ho natin yung pong scope of services. Ayan. Yung scope po ng services ng isang tax agent at ng isang certified public accountant. Ito po yung Revenue Regulation 11-2006. Kinumpara ho natin sa Republic Act 92-98. Sa mga hindi ho nakakaintindi, mas mataas ho ang rango ng Republic Act versus Revenue Regulations. Para maintindihan nyo, yung general nasa tuktok ho yun, di ba? Sa militar, sa army, general, five-star general. Nasa tuktok ka, taga-utos ka. Okay? Yung captain, nasa baba yun. Inuutusan lang siya nung general. Okay? So, ganun din ho sa mga batas ng Pilipinas at batas ng mundo. May mataas na batas. General ho yun. Yan ho yung Republic Act. At may mga captains. Yan ho yung revenue regulations. So, nagkaroon ho ng conflict between the general and the captain. Diba? O, sino kayo na ang mananalo? O, ikaw. I-comment mo sa baba kung sino mananalo pag nagkaroon ng conflict. Yung general ba? O yung captain? Yung order ba o command ng general o yung order o command ng captain. So ngayon dito, inanalyze natin yung scope of services na sinasabi ng mga captains na dapat gawin ng mga CPAs. At pag ginawa ng CPAs, dapat kang magparehistro, magpa-under sa captain. Ano nang tinasabi ng general? Ito yung scope of services ng mga CPAs. So kung ito yung scope of services ng mga CPAs, hindi na sila kailangan magpa-under sa captain because mawawala yung kanilang independence. At the end of the day, liliit ang kita nyo mga CPAs because nagpapa-under kayo sa hindi dapat mapapa-under. Okay, magpa-under kayo sa batas. Huwag kayo magpa-under sa tao. Okay? So pag-aralan natin. So ito ho yung batas. Nalulungkot ho ako sa mga CPA. Masyadong hindi ho sila mga okay lang na hindi maging risk taker. Pero basahin nyo naman yung batas. So ito ho yung pinag-uusapan. Ito yung scope of services. Oh. Ayan. Ayan ho yung scope of services. At ito ho yung sinasabi na scope of services naman ng isang general. Ito yung captain. Ito yung general. So ngayon, nagkaroon ho ng conflict. Sa mga hindi ho marunong mag-isip, ganito ho pag-iisip. Ikukumpara ho nyo sila. Ganito gumawa ha. Tuturuan ko kayo. Ayan. So titingnan nyo yung criteria. Ayan. Second, kukunin nyo yung criteria para sa specific criteria sa RR 11-2006. Yun, hold ba? Professional engagement. Okay. Tapos kukunin nyo yung criteria sa Republic Act 92-98. Tapos magkakaroon kayo ng sarili nyo conclusion, which is ang ibang salita dyan ay opinion. Ayan. So, conclusion nyo yan. Personal conclusion yan. Walang makikialam sa inyo. Hoy, bawal kang makialam sa aking opinion, ha? Hmm? Opinion ko yun. Tama yun sa akin. Kung mali sa'yo, wala akong pakialam. So, inisa-isa ho natin yan. Dadahan-dahanin ko. Hindi ko na-discuss sa inyo. May utak naman kayo. Kaya nga kayo na yung CPA, di ba? Ang gagaling ninyo, magna cum laude, summa cum laude, at lahat ng laude sa buong
mundo, nasa inyo na eh. O, di ba? Okay yun. Saludo ako sa iyo, sir. Saludo ako sa iyo, ma'am. Ha? Galing ka sa magagaling na eskwelahan, ang galing mo kang mag-English. Saludo ako sa iyo, sir. O ngayon, ganito yung pag-a-analyze. Okay? So, tingkukunin nyo yung criteria. Ito yung mga criteria. Professional. Che-check nyo. Tapos, ano conclusion nyo? Huwag kayong kumuha ng conclusion galing sa ibang tao. Hindi kayo magiging analytical niyan at saka logical. Yun yung kailangan yung skills para kayo kumita mga CPA. Ha? Huwag kayong kopya ng kopya na gawa ng isang malalaking auditing firm. Wag! Huwag kayong kumopya galing sa ibang bansa. Wag! Gumawa kayo sarili niyo. Gumawa kayo ng sarili ninyong accounting rules and regulation. Oo nga pala, singit ko lang. Gumagawa ho ako ng accounting rules and regulation. Sariling gamit ho ng mga taxpayer kasi nakasulat naman sa batas na ang mga korporasyon at ang mga individual na taxpayer eh kailangan nung gumawa ng sarili nilang accounting rules and regulation. Hindi ho nila kukopyahin yung ipinagmamalaki ng mga accounting rules at regulation. Ang tawag ay, ayoko nang banggitin. Ano? So, ayan. Balik tayo rito. Certification. Palahin nyo. Preparation. Representation. Ayan. Mga importante yan. Accreditation requirement, tax return preparation, government compliance, professional assistance, scope of services, ayan, engagement. Ayan. Tandaanin nyo lang yan. Post nyo lang tong video to. Di na kayo nag-isip. Ha? So, meron lang ako sa inyong ipapanood bago tayo matapos. Eh, gusto ko matuto kayo rito sa mafia raw ito eh, mafia. So, panoorin natin itong mafia na to at pakinggan natin kung ano sinasabi. The reverse psychology, the truth you were taught in... Okay. Maliwanag ho yung itinuro sa atin. Do not hate. Do not hate taxes. Ayan ang sinasabi ko. Know the system so that you can escape taxes. Diba? Eh, alam ko yung system, sir. Kaya gumagawa ko ako ng accounting rules and regulation. Because when you have your own accounting rules and regulation, sinabi na ho ng BIR to RAMO 1-2020
na ang kanilang weaknesses, hindi nila alam yung internal accounting rules and regulation nyo. So that to restrict, control the actions and reactions of BIR officials, create your own accounting rules and regulation. Because your accounting rules and regulations are their command, are their laws. So, papalo sila sa inyo. So, hindi na kayo yung sumusunod sa kanila kung hindi sila yung sumusunod sa inyo. So, with that, mga taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. Panoorin niyo yung part 1 nito at yung part 3 susunod na po. See you in my next video.